kayo sa Panginoong Diyos lahat ng santinagpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-aisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po nating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngala ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Nung mga araw na iyon, kinuha ni David ang kaba ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, nakakaanim na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban. Pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trumpeta. Ipinasok nila sa tolda ang kaba ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, binasbasa niya ang mga tao sa ngala ng Panginoon. Bago nagsiuwi lahat ng mga Israelita, ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pinto ang luma ay bukas ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Siya ay ang dakilang talaga, saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pinto ang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok.
Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihan Diyos ang at hari siya. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Magsitayo pong lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga ama. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid." Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. At maligayang pagdating sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Sa atin po mga Kristiyano, ang binyag o ang sakramento ng binyag ay itinuturing natin na bilang pakikiisa sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya't ang bawat binyagan, sa pagkatanggap ng sakramento ng binyag, sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, ay isang nagiging bagong nilalang. Namamatay yung dating makasalanang pagkatao at isinisilang ang isang bagong pagkatao na katulad ng ating Panginoong Hesus na masunurin sa kanyang Ama. Kaya nga, mga kapatid, sa ganitong sentido ng katotohan ng sakramento ng binyag, inaasahan sa atin na bilang mga binyagan ay sundin din o laging sumunod din sa kalooban ng ating Ama upang sa gayon mapanatili yung ating pagiging kabilang sa kanyang pamilya. Katulad ng sinabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, "Sino ang aking ina at mga kapatid? Ang siyang tumatalima sa kalooban ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid." At ito po yung paanyaya sa atin ng Ebanghelyo ngayong araw na ito, na bawat isa sa atin bilang mga binyagan, na patuloy tayong magsikap na sumunod sa kalooban ng ating Ama, katulad ng kung paanong sumunod ang ating Panginoong Hesus sa Kanya. Kaya nga, sa pagninilay po natin ito, may tatlong bagay na gandang pagsikapan natin para sa gayon ay magawa talaga nating sumunod sa kalooban ng ating Ama, sa kalooban ng Diyos. Ang una po ay ito. Ang una ay piliin natin laging gawin kung ano yung tama at mabuti. Na po, palagi pong magkasama yun, tama at mabuti. Bakit? Minsan kasi may mga bagay na para sa ating sarili ay tama. Kailamang, if we will place it in a bigger perspective, minsan hindi na mabuti.
tama sa atin, pero pag tiningnan natin sa ating ugnayan, sa ating kapwa, hindi na pala mabuti, nakakasama na. Oo, tama sa atin, pero kapag ito'y iniugnay natin sa ating relationship, sa ating Diyos, hindi na pala mabuti. Para bagang ito yung irony ng buhay ng pagsunod sa Diyos eh. Yung bagang piliin yung pagiging mabuti kaysa dun sa pagiging masaya. Kasi minsan, may mga bagay sa mundo na nagdudulot sa atin ang kasiyahan, pero hindi na ito nakakabuti sa atin. Hindi na nakakabuti, sabi ko nga kanina, sa ating ugnayan, sa ating kapwa-tao, at hindi na rin nakakabuti sa ating ugnayan, sa ating Diyos. Kaya sa araw-araw, yung sanang pagsikapan po natin, piliin natin na gawin kung ano yung tama at mabuti. Ironically, ganun nga ang tugon, pero mas mabuti sanang piliin natin yung mga bagay na mabuti kaysa mga bagay na magiging o na nagpapasaya sa atin. Sapagkat ganun palagi, pag pinipili natin ang Diyos, minsan laging may kaakibat na, alam nyo, nasakripisyo palagi. Kaya lamang, kahit ganun yung katotohanan, ang Diyos naman sa ating pagsisikap, napiliin siya at sundin siya sa araw-araw, bagamat mayroong sakripisyo, hindi magkukulang ang Diyos ng biyaya at kaligayahan na ipagkakaloob niya sa atin. Ikalawa, ang ikalawa po ay piliin nating mapanatili yung ating malapit na ugnayan sa Diyos kaysa dun sa mga maling pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa o sa ibang tao. Madalas po kasi na ang isang pangunahing pinahalaga natin sa buhay ay yung pagkakaroon o pagpapanatili ng malapit na ugnayan sa mga tao. Kasi privilege, kasi diba kapag connected ka sa isang taong kilala, arabagang you have the privilege to be connected with that person. Kaya lamang, higit pa sana dito, ang ating pahalagahan ay yung panatilihin yung ating malapit na ugnayan sa Diyos. Kasi ang totoo, kapag pinananatili natin yung ating magandang ugnayan sa Diyos, lagi itong magdadala sa ating magandang ugnayan sa ating kapwa. Ano po? Kung minsan kasi yung mga ugnayan natin sa ating kapwa-tao, ito minsan yung mga ugnayan na nagdadala sa atin upang tayo'y mapalayo sa Diyos. Kaya ang mahalagang pagsikapan muna, yung ating magandang ugnayan sa Diyos. Because if we do that, yung ugnayan natin sa Diyos, yun ang laging magdadala sa ating magandang ugnayan sa ating kapwa. At panghuli, mga kapatid, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, magandang piliin natin palagi yung parangal na nagmumula sa Diyos kaysa sa parangal na ibinibigay ng mundo. Masarap sa pakiramdam pag pinapalakpakan ka. Masarap sa pakiramdam kapag hinahangaan ka. Masarap sa pakiramdam kapag binibigyan ka ng papuri sa mundong ito. Pero tatandaan natin, mga kapatid, anumang papuri, anumang parangal, anumang gantimpala na meron ang mundong ito, hindi rin ito magtatagal. Sa bandang huli, iiwan natin ito. Kaya mahalaga sa buhay natin, sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, ang hanapin natin palagi at ang piliin sa ating buhay ay ang parangal at gantimpala na nanggagaling sa Diyos. Sapagkat hindi ito lilipas, ito'y pangmagpakailanman. Kaya mga kapatid, katulad ng sinabi sa atin ng ating Panginoong Hesus, ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siyang kanyang ina at mga kapatid. Bilang mga binyagan, ito ang paanyaya sa atin. Tumulad tayo sa ating Panginoong Hesus. Bukas palagi ang puso sa kasunuran sa ating Ama. Piliin na gawin ang tama at mabuti. Piliing pahalagahan ang magandang ugnayan sa Diyos sapagkat yun ang magdadala sa ating magandang ugnayan sa ating kapwa. Panghuli, piliin palagi at asamin palagi ang gantimpala na nagmumula sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan na iyong dulot, kami sumasamo sa iyo at lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasalo natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Inihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan mo.
magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ko ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa sa Kanya. At kaligtasan. O Diyos, ikaw ang aking kaligtasan. Nasa iyo aking kalwa hatian. Sayaman, kung
hindi sa Diyos na makapangyarihan. Naaking lakas at agbuhan. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pabansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po. Sa Diyos lamang mapapanata tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa amin ibinibigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Petrel, China, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, sa paghangad nating makapagdasal ng mas mataimtim at maayos,
ninanais nating magkaroon ng mga upuang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Sa ganitong diwa ay muli tayong kumakatok sa may mabubuting loob na maghandog ng tulong para sa katuparan nito. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pamisahan at opisina para sa mga detalye. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo at ipayo Kanyang pagkalingat habang isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanya.